Hi guys! Good day sa inyo mga kadungo. Bakit puro exercise ang pinopost ko sa Instagram ko? Ngayon malalaman nyo. Sasabihin ko sa inyo. Dahil dati, 240 pounds ako. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam? Gusto nyo yon? Gusto ko yon! Hindi, pero 240 pounds ako dati. Noong 16 years old ako. Yan yung pinakamabigat na timbang ko. So, ang waistline ko is 36. Ang damit ko is triple XL. So, dapat American brand pa yung bibilin sa akin ng mama ko. Kasi kung hindi American brand, nako, babakat yung mga katabaan ko noon. 240 pounds ako niyan. Yung kapatid ko, na yung time na yun is commercial model. So, ang dami yung commercial. Kung isearch nyo, pero ginahanapin, mamatagal na yun. Yan, shoutout nga pala kay Boss Paolo Guevara. Yan, naging mentor ko yan for a while. Tapos ayaw niya na ako na lang. De, pero yan, naging mentor ko yan. Lagi niya akong sinasabihan. There was a time na sumama na ako sa kanya mag-workout. Kasi ang kulit niya. Sabi niya sa akin, mag-workout ka, ganyan. Diba? Ang taba mo. Lagi akong inaasar niyan kahit sa bahay namin. Inaasar din ako dyan kahit mama ko, taba mo na, kain ka pa rin ng kain, oh, hindi ka magbubusog dyan, kain ka ng kain, tiran mo yung mga kapatid mo. Yan ang laging sinasabi ng nanay. Kasi, ang lakas ko talaga kumain yan. Tapos, wag kami ng kapatid ko, tapos kinuhanan ako ng daddy ko ng personal trainer, na which is binabayaran niya na every 10 sessions na nakatutok sa akin. So, workout, yung time na yun, bawal pa ako mag-lift ng weights kasi ilang taon ako niyan. 14 years old, nag-start na pumasok ako sa gym na lahat nakatingin sa akin na 240 pounds ako tapos bata ako. Ano ginagawa nitong bata dito? Na actually bawal pa nga yata mag-workout yun. Pero ang ginawa ko lang naman nun is cardio exercise, di ba? Talagang nagpapayat ako tapos may nutritionist doon. Ang nutritionist is yan yung dapat mo talagang lapitan or dyan ka magtatanong kung anong kailangan mong diet, depende yan sa body type. Kasi minsan yung mga diet lang na hindi ka pwedeng gumaya lang ng diet na ganito, ganyan, ganyan. Dahil magkakaiba tayo ng katawan. Minsan nasa blood type pa nga yan eh. Pero, pwede ka naman kumain ng healthy na pagkain talaga, which is, alam nyo naman, di ba, mga oats, di ba, ganyan, wheat, mas more wheat kesa sa normal food, di ba, mas more grains, di ba, and wheat. So, ayan, exercise kami ng kapatid ko. Sinabayan ko ng proper nutrition, proper diet. Tapos, syempre, kumakain din naman ako ng mga, ano, pag siguro once a week, meron akong cheat meal. Di ba? Kung magkatawagin yung cheat day, pwede ako kumain ng lahat, sweets, chips, junk food, lahat. Lahat ng gusto ko, mga fast food, kinakain ko lahat yan for one day. Sa isang linggo, isang araw ko kinakain yan. Tapos, and then, hindi ko naman layan, workout. So, in one year, 240 pounds, nalas ko siya ng, naging ang weight ko nun, 140 pounds. Underweight pa nga ako sa height ko. Tapos, diba sa time na parang, sinabihan ako ng mama, para ka ng anorexic. Dahil, kung meron silang niluluto, parang pagka, feeling ko, pag kumain ako, tataba ako, isang kain ko ngayon, tataba ako, diba? Dapat talaga, ano, balanced diet talaga and proper exercise. So, kaya din ako nag-decide na mag-workout and sumama sa kapatid ko kasi, may time na nabubuli na rin ako ng mga klase ko. Actually, hindi mo nabubuli. Ako yung nabubuli din. Isa din ako sa mga nabubuli. Pero naasar na rin ako ng, ay, ang taba mo, ganyan, baboy, ganyan, di ba? Siyempre, may feel niyan. Kung ikaw mataba at nasabihan ka na gano'n, di ba nakaka-offend talaga? Kahit ano pang iba tumong asar doon sa kaasaran mo, pag binatuhan ka ng, ang taba mo, ganyan, ganyan. Naka-offend din, parang tumitigil ka na, talo ka na, di ba? A year, pumayat ako sa workout ko sa araw-araw. Tapos, kahit ako napansin ko dahil lahat ng damit ko from triple XL, size 36 waistline, bumaba ng size 29 to 30. Ganun na lang yung ano ko. So, lahat, ito pala, ang hirap pala pagka pumayat ka, lahat ng wardrobe mo, alis. Kasi ang laki mo eh, buti na lang, sumakto. Binigay ko sa kuya ko sa panganay. Yun, malaki yun. Kasi Sir Louis Guevara. Yan, napunta lahat sa kanyang damit ng mga triple XL. Actually, hanggang ngayon niya, kasi sinusuot niya pa yung iba. Di ba? Kasi siya, wala siyang pakialam, kain lang. So, kaligayahan niya yun eh. Ayoko naman siyang sabihan kasi kuya ko siya, baka batukan ako. Ang bigay ko sa inyong tips is, kung gusto niyong pumayat,
Ano pang ginagawa mo dyan? Ha, ano? Ako pa magja-jumping jacks para sa'yo? Tumayo ka na. Gumawa ka na ng paraan. Mag-solusyon ka na. Diba? Diba? So, ayan, basta pag sinimulan mo, dapat, ano ka talaga, decidido. Maging resourceful ka. Diba? Meron ka namang internet yan. O kaya, mag-consult ka sa mga gyms, sa nutritionist, sa mga trainers, di ba? Pero ngayong ECQ, meron ka namang ano dyan, internet, mag-search ka. Di ba? Simulan mo na. Kailan mo pa sisimulan, di ba? Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Bakit sa susunod na lang? Or bakit after Christmas na lang laging linya pagka-Christmas, di ba? After Christmas na lang, di ba? Ay, December ngayon, after Christmas. Tapos nakailang Christmas na hindi pa rin ginagawa. Plus, nadagdag pa ang confidence ko sa sarili ko. Diba? Tapos nakatulong pa sa akin kasi plus factor na lang gumanda yung katawan ko. Actually, hindi ko nga nakikita maganda yung katawan ko eh. Bonus na lang yun eh. Kasi talagang ang akin, to be healthy and to be fit. Diba? Tapos ano siya, parang part na siya ng lifestyle ko. Kumbaga engagement na siya buong buhay ko. Kailangan kong, sa akin, for me, gusto ko mag-workout in a day, walang lalampas na isang araw. Siguro kung may lumampas dahil meron akong trabaho or ano. Pero kung hanggat kaya ko siyang maisiksik sa isang araw, napaka-importante sa akin yan, kahit 30 minutes lang or 15 minutes. Basta pawisan ka. Meron kayong mga questions, di ba? Just comment below. Di ba? Tatry kong sagutin lahat yan. Tutulungan ko kayo hanggat sa makakaya ko. Ha? Huwag lang financial. Joke lang. Mag-comment kayo. Sasagutin natin yan. Nagpapa-shoutout. Ito, shoutout nga pala kay Colin Grace Dala. Yan. Colin Grace, hello. Tuwan-tuwa siya eh. Sa news namin na Totropino Jojoain, yung episode ko with Chanel. So, tapos nag-comment siya na gawa pa daw kami ng iba pang mga challenge. Alam mo, yung mga nagko-comments dyan, ako talaga sumasagot dyan eh. Ako nagla-like ng mga, at pinupusuan ko yan. Talagang wala akong pinapalampas dyan na binabasa ko lahat yan nasa wall. Tapos ito, muntikan ko na makalimutan ito. Itong isang letran boy na to. Si Kuya Kanyel. So, si Humol yan. Kasuntukan ko pa dati yan sa letran. Di ba? Yan, si Raul yan. Repeater yan. Kuya Kanyel, hingi kayo ng mga advice dyan. So, sa giveaways pala, ito, from Outsifit sa Parallel, actually, kinakausap ko sila. Mag-subscribe din kayo sa YouTube nila. Sobrang bait ng may-ari niyan. Ang dali nilang kausap. Pag meron kayong mga gusto ng mga pang-gym apparel, yung shorts ko, galing din sa kanila. Sa mga previous na mga pinost ko sa Instagram account ko, gamit ko na yung ano nila, apparel nila. So, ayan, ito nga pala yung mechanics ko. So, pipili ako ng 5 winners na makapag-send sa akin ng screenshot ng pictures na nag-subscribe sa akin and nakapag-share nitong video na to. So, abangan nyo yan. Kung ako lang masusunod, lahat kayo bibigyan ko. Diba? Pero, kailangan natin ng mechanics. Gawin yan, guys. So, ganda, oh. Bagay, diba? Tapos, ito. If you like this video, please like, subscribe, and hit the notification. Tapos, ang next video ko pala, guys, ang part 2. Abangan nyo kung paano ako naligaw sa show business. Kung paano ako nakapag-join. Kung anong model search ang sinalihan ko. Ikukwento ko yan ng walang edit. At hanggang ngayon, kung anong pinagkakaabalahan ko. So, see you mga dungol!